Kaibigan, pag-usapan po natin to, 10 bad habits o 10 maling akala na baka ginagawa nyo na unti-unting nakakasama sa atin. Actually, ibang bad habit dito nakamamatay. Pero in the long run, meron nga mga kasabihan, di ba, namatay sa maling akala. So pinili ko itong 10 na sa tingin ko baka hindi nyo pa to alam. Pero yung danger naman niya, yung peligro niya, dahan-dahan eh. Okay? Sana makaiwas tayo sa 10 bad habits na to. Number one bad habit. Okay, sinasabi ko lang naman kasi base sa number one bad habit, yung laging puyat. Especially kung night shift kayo. Okay? Hindi naman agad-agad na magiging masama. Pero yung laging puyat, laging night shift, ang dami na po pag-aaral nito. Nakaka-cause ng high blood, mas tumataas ang blood sugar, mas tumataba pag night shift, at meron pang pag-aaral, tumataas yung cancer risk pag night shift. Bakit? Kasi nga hirap yung katawan natin pag binaliktad mo yung panahon eh. Kaya sabi ko nga sa mga night shift workers, pwede to kung wala pa kayong 40 years old. Oo, pero paglampas na kayo ng 40, sa akin, huwag na kayo pumayag ng night shift. Kasi gusto talaga ng katawan natin, tulog pag gabi at kung may araw gising. Ngayon kung night shift talaga kayo, pipilitin natin maging mas healthy ang kinakain, mas matutulog sa umaga, didiliman yung kwarto. Pero kahit ganunin mo pa rin, mahirap yung laging puyat. Kailangan ng katawan natin tulog talaga. So ingat tayo sa puyat. Libre ang tulog. Number two, bad habit na hindi natin alam, na akala natin okay. Yung mga ibang bata, di ba, pag natutulog, nang tatakip ng kumot sa ulo. Di ba, yan ang habit eh. Ngayon, ang pagtakip ng kumot sa ulo, hindi po siya maganda. Unang-una, mababawasan yung oxygen, di ba? Siyempre, nagtakip ka, pwede ka magtakip hanggang dito, pero pag buong ulo, pwede mabawasan oxygen sa utak, oxygen sa puso. Isa ring bad habit, yung malakas humilik. Bukod sa nagtatalukbong, malakas humilik, merong malakas humilik na sleep apnea. Lalo na yung pagising mo sa umaga, pagod ka pa rin, parang hindi ka nakatulog, baka kulang sa oxygen ng brain. So bad habit yan, kaya dapat expose lagi yung ulo natin pag natutulog. Number three, bad habit, I think hindi nyo to alam. Sa mga nilalagnat, di ba pag nilalagnat tayo, may chills tayo, na nanginginig tayo sa lamig, yung iba ang hilig magkukumot, di ba? Nagkukumot kasi giniginaw daw eh, ang sarap magkumot, pero mali po 'yon. Kasi ang problema, pag tumataas yung lagnat natin, 37 degrees, nagiging 39, nagiging 40, magchi-chills ka talaga. Kaya pipigilan mo yung paggamit ng kumot kasi lalo ka magkukumot, lalo ka magja-jacket, lalong tataas yung lagnat. Pag umabot ng 40, 41 niya, mag-convulsion pa tayo. Ayaw natin mataas yung temperature. Ha? Pag umabot ng 39, 40, 41, yung utak natin, maluluto na yan. Parang comatose, matutuliro ka na yan. So pag mataas ang lagnat, kung gusto mo, manipis lang na kumot, manipis lang na baro, dapat may hangin pa rin. Tapos kung may fever, pupunasan ng maligamgam na tubig. Dapat nga medyo malamig eh. Kami nga talaga, pag high fever, ice water pa nga eh. Ice water, pinupunasan dito sa katawan, tapos pinipigaan yung tuwalya para bumaba yung lagnat. Bukod sa paracetamol, punas talaga para bumaba. Yung iba nga nilulubog pa sa ice water para bumaba yung lagnat. Iinom rin ng maraming tubig ang may lagnat. Kasi pag marami kang water na maligamgam ang iinumin mo, pag ihi mo, mainit eh. So iniihi mo yung init sa katawan. Pag umihi ka ng marami, bababa yung temperature. Kaya huwag magkukumot. Maling akala yon. Number four, bad habit na masama sa katawan natin in the long run, yung noise pollution. Sobrang ingay pag nakatira kayo sa tabi ng yung main highway, EDSA, o talagang maraming mga truck na dumadaan, o may airplane, o may maingay talaga, very stressful po yan. Kahit tulog tayo, yung katawan natin, naririnig pa rin yung ingay. Nararamdaman yan, na-check yan.
Tumataas yung stress hormone, yung cortisol level, tumataas yung heart disease at heart attack. Pag noise pollution, delikado ang noise pollution. Lalo na siguro yung kabataan na hilig makinig. Isa pa, pag laging malakas yung ingay, actually mga 50 decibels for 8 hours naririnig mo, mas nabibingi din yung tao. So pag tumatanda, nabibingi. So wag natin ibingi. Okay, wag masyadong malakas magpatugtog. Iba nga, hindi ko alam, gustong-gusto ng mas malakas yung sounds eh, di ba? Number 5, bad habit na unti-unti nakamamatay. Ito, tunay to, pero hindi kayo maniniwala. Number 5 is laging nakaupo. Pag nakaupo kayo more than 5 hours, 6 hours a day, sabi mo, Dok, paano yan? Nakaupo ako the whole day. Paano yung estudyante? Paano ang nagtatype, nagko-computer? Every hour or every 30 minutes, kailangan tumayo, maglakad. Akyat ka na isang palapag, baba ka, jogging ka muna, tapos upo ulit. Basta may pag-aaral po to. More than 5 to 6 hours a day, tumataas yung risk of death. I think mga 2 times eh. Oh. Mas namamatay. Bakit? Laging nakaupo, hindi maganda sa varicose veins. Baka magbuo yung dugo mo sa paa, di ba? Mas manas yung paa. Lagi nakaupo, masama sa likod, masama sa tiyan. Hindi maganda sa puso. Mas nagkakaroon ng diabetes. Ang daming sakit. Paano? Sedentary. Ang gusto nga ng katawan, exercise eh. Oo, kaya dapat pag nakaupo, 1 hour lang ilakad-lakad mo para gumalaw yung circulation. So, hindi maganda lagi nakaupo. Every hour, lakad tayo. Okay? Para hindi rin sumakit yung katawan. Number 6, bad habit na unti-unting pumapatay sa atin. Actually, tunay ito eh. Ito may pag-aaral to, mga processed meat. Oh, nagsabi ng World Health Organization, ang processed meat, mga hotdog, ham, salami, bologna, at lahat-lahat, kasama mga tocino, chorizo, kung marami nito, tumataas yung cancer risk. Okay? Pag kumain ba tayo ng hotdog, magkaka-cancer na agad? Hindi agad-agad, matagal. Siguro several years. At kung yun nang yun palagi ang kinakain. Kaya yung mga bata, anong problema sa processed meats? May halong preservative, may halong nitrites, di ba? Tapos mas maalat siya, di ba? Preserve siya. Pinakamaganda, kainin nyo na lang as pork or as chicken or as beef. Pag na-process kasi mas maalat siya, may preservative. Okay? Tapos isa pa rin sa pagkain nyo, sobrang alat. Alam mo naman, marami nakatagong alat sa kinakain natin. Restaurant food, fried chicken, ng fast food, sobra alat ha. Parang 1 gram of ano? 1 gram of salt is 2 pieces of chicken. Magugulat ka. Kaya nga masarap masyado eh. Noodles, canned goods, chips, lahat yan. Sobrang high salt tayo. Kaya yung dila natin, di ba? Parang ang pakla-pakla na. So, ano problema sa high salt? Mas manas. Di ba? Pag mas manas tayo, mas high blood. Pag mas manas tayo, mas may vertigo. Vertigo din eh. Sobra din sa tubig sa katawan. Heart disease at ibang bagay. So, yung alat and processed meats, hindi naman agad-agad masama, pero unti-unti yan. Kaya, tigil tayo. Number 7 na maling gawain, yung lalamon sa gabi. Yan. Yung sobrang kain sa gabi. Dapat kung kakain kayo ng marami, sa umaga kayo kumain. Sa umaga, almusal, the most important meal. Doon kayo kumain ng marami kasi makaka-exercise ka eh. Makakagalaw ka pa. Pag tanghali ka kumain, pwede pa rin. Alam nyo ba, pag kumain kayo 2 platong kanin sa umaga at 2 platong kanin sa gabi, mas masama yung 2 platong kanin sa gabi. Tunay po. Yung 2 platong kanin sa gabi, yun ang magpapataba sa'yo kasi matutulog ka na eh. Pero yung 2 platong kanin sa umaga, ay mas marami kang gagawin. Mas makakatrabaho ka, mas may energy ka. So, dapat sa gabi, mas konti ang kakainin, pati alak din, bawas o iwas sa gabi. Mamaya, sa gabi, di ba, hihiga ka na, babangungutin. Di ba, alam nyo, bangungot. Pancreatitis, GERD, di ba? Pag sobrang kain sa gabi, maraming sakit sa tiyan na makukuha. Number 8,
Baka magulat kayo dito. Oh, pasensya na. Number 8, medyo rated R to. Nilagay ko dito. Pagtatalik sa hindi asawa. Tunay po to. Ito lagi namin inaaral sa cardiologist. Eh. Tama. Pag ang partner mo, ang misis mo, ang pagod ng katawan is nasusukat to, 5 mets. Ibig sabihin, parang nag-tennis ka ng doubles ng 30 minutes. Ganun lang yung pagod pag ang partner mo, misis mo. Pero pag yung tao nagtalik sa hindi niya asawa, ang pagod ng katawan, 10 mets. Para kang nag-tennis ng singles o nagtumakbo ka ng mabilis. So very stressful sa katawan. Kaya merong mga lalaki o babae, kung mga senior, pag merong kasamang bata, biglang namamatay in action. May ganun. Mas risky yun. Mas hindi kaya ng puso. Okay? Tsaka pag nahuli pa ni Mrs. D, baka saksakin pa. Isa rin na problema sa pagtatalik sa maraming partners, mataas yung risk ngayon for STD, for HIV. Mataas ang HIV/AIDS natin ngayon. Ang rate, parang 10 times more than 10 years ago. So, ingat po kasi deadly din itong mga sakit na to. Number 9, bad habit na hindi natin alam, nakakabawa sa buhay natin, laging may sira ang ipin. Okay, sabi mo, Doc, anong connection ng sira ng ipin? Malaki connection. Pag may sira ang ipin, pag namamaga ang gums, usually may chance na mamaga din yung puso. So, ano connection ng pamamaga ng gum sa pamamaga sa puso? Meron po kasing bakterya. Ang bibig natin, isa sa pinakamaduming parts. Eh. Diba? Maraming bakterya dyan. Dyan tayo kumakain, may mga tinga, baka hindi ka nagpo-floss, hindi ka nagtututbrush. So, yung bakterya dyan, open dyan. Eh. Misa may dugo pa yan. So, pwedeng pumunta sa puso. Mamamaga yung puso, pwedeng magkaroon ng infection sa puso. So, meron nga pag-aaral ha, yung laging sira ang ipin na babawasan ng 3 taon sa buhay niya, lifespan. Kasi nga, kumakalat yung infection. So, dapat laging malinis ang ipin, magpo-floss, magta-tongue cleaner, magto-toothbrush, magpapakonsulto sa dentist every 6 months. Number 10 na masama, na hindi natin pinapansin, yung laging nagtatrabaho sa labas, na mainit, pasensya na, sinasabi ko tunay, laging babad sa init at air pollution. Pareho to. Yung laging nagtatrabaho sa init, prone sila sa heat stroke. Eh. Diba? Kaya swerte nga, kung meron kayong trabaho sa mall o sa aircon, maswerte yun. Diba? Kasi yung sobrang init, lalo na pag nagkakaedad na tayo, minsan hirap na yung katawan. O hirap na ma-process, ma-heat stroke. Hindi lang sa babad sa init, yung mga exposed sa kotse, sa mga tambutso ng jeep, ng bus. May pag-aaral na po yan. Yung mga traffic enforcer, yung mga nagwawali sa kali, sa streets. Nakita nila, mataas yung chance magkaroon ng emphysema, ng COPD. Meron po pag-aaral yan. So, wala naman tayong magagawa. Siyempre, may mga traffic enforcer, may nagtatrabaho sa labas. Pero sa akin, siguro a certain time lang, baka 10 years lang, habang bata pa, malakas pa yung baga mo. Pero pag tumatanda na tayo, ay doon na lang tayo sa ibang work. Kasi masisira yung baga. Exposed talaga yan. Eh. Unless gusto mo mag-mask, baka mabawasan ka. Okay? So ito yung 10 bad habits na masama, unti-unti pwede makasira sa katawan natin. Meron pa mga ibang bad habits, pero alam nyo na to eh. Alam nyo na yung smoking, di ba? Alam nyo na yung hindi umiinom ng maintenance, masama. Kailangan magpa-check up. Very risky ang behavior, hindi nanggi-helmet. Alam nyo na yun eh. Ito lang medyo yung hindi nyo alam. Meron pa konting bad habits na hindi ko nalista dito, yung mahilig masyado sa... Kung meron kayong neck problem, yung mahilig mag-necktie, minsan lagi naiipit, ingat din po. O yung mahilig sa sobrang sikip na maong, yung sobrang sikip talaga, minsan kasi baka maipit itong mga ugat natin sa paa. Meron ding mga danger dyan eh. So, pero hindi naman ganun kadelikado. So, sana po nakatulong to, eye-opener. Kung ang trabaho nyo ay katulad nito,
mga laging night shift, laging exposed sa usok, o sobrang ingay yung trabaho nyo, o na-expose kayo sa mga balahibo ng mga kung nagtatahi, hindi, lahat po yan. Pag matagal kayong exposed, merong damage sa katawan. So gusto natin na makabawas sa mga risk factors. Sana po nakatulong tong video. Paalala lang naman to para maging mas healthy tayong lahat. Salamat po. Share po natin sa kaibigan.